like a Hellcat. Okay, dito yung para sa laundry nyo, no? Na pinag-uusapan. Ang nakikita nyo dito ngayon is, kasi since this will be a training institution later on, this is a laundry facility na lahat ng pamamaraan kung paano ipoproseso ang mga damit, kahit na pabrong, to gowns, to suit, mayroong kinakasal, laki ng entrance sila, paano yung process nyo? Si Mayor na palaging naka-suit at naka-parong, paano ipoproseso? Kung merong ikakasal, merong judge na palaging naka-suit, mga tao palaging merong may party sa gabi na galing sa kung saan-saan, napakaganda ng damit niya. Lahat na makikita niyo dito, kakayanin kung paano ipoproseso yun. So, baka sakali lang, of course, kaya ganyan, pag nandun lang kayo sa laundry, ito naman ang kung pwedeng kalalabasan, kung pwedeng paano yun. No? Meron kayong makikita ang lagoon machine. Ito yung para sa mga special garments. Mga delicates. May mga wool, may mga mohair, mga acetate. Lahat yan, may training kasi kaming binibigay dun para paano maintindihan yan, paano ang makina, anong klaseng makina, ano yung dryers na to, ano yung mga dosing pumps, ano yung mga chemicals na ginagamit. Meron kaming special table dito na tinatawag natin spotting board. Kung may mga stains. Mga ang tawag nyo sa stage, yung mga mancha. Paano tatanggalin yung mancha? Meron tayong special na machine. Hindi yan basta-basta na natatanggal, pero may technology na ginagamit ito para mapapalinis natin. Pati yung kung paano dinidesign nyo ito, anong unang ginagawa, anong tapos, paano yan, later on, lahat yan, lesayan at hindi pa nag-operate. Pero kung nagkataon na next time na makakarating kayo dito, yung mga tao na talaga nag-operate, mas makikita nyo kung paano yung ginagawa talaga nila. So, kung sa hotel, ito yung tinatawag na uniforms at saka yung mga guest laundry. Ganito ang, hindi ko na pinaprocess. Ganito ang operation. So, laundry service. Kung sa mga laundry shop, ito yung mga special na laundry shop na hindi yung basta-basta na nakikita ng ganitong setup. Meron pa yun. Mapapansin nyo. Tansahan lang mo yan. Yung kamayo na tinatawag natin. So, ganyan ang kalaki. Pero very special. Appreciate pa. Mahal siguro yan. So, pag pumunta tayo, hindi yung nakikita nyo yun, doon umiikot, conveyor yan. So, yung mga damit, dyan ilalagay para habang umiikot, bumuli nyo yung anong damit na kailangan, nandiyan lang yan. Ito naman is a bagger machine. So, yung sinasabit na yung damit dyan, bumuli mo yung plastic pababa, tapos kinakak automatically kung gano'ng kahaba yung damit. No? So, it's also a very special technology. Ito yung mga washing machine na special, and yung mga dryers natin. Dryers. Ilang kilos yan? Ilang kilos yan? Kilosyon is about 18 kilograms. Oh, malas. 17, 18. Okay. Okay. So, dito po tayo sa pila. Tapos po tayo dito. Malaki na. Ito naman yung special machine na para mga damit. Ito mga pantalon. Ito yung pang mga coat, mga suit. Ito mga pantalon nito. Sinasaksak ganyan dito. Tapos may mga tensioner. May mga tapos may steam na lalabas. Automatically, biglang yung logo yan. Biglang tapos na yung finishing ng damit. Ito naman yung... So, dito naman yung mga coat, nilalagay. So, very special yan. So, iba ang design na coat. Okay, dito po tayo sa labas tayo dito. Kaya na, ano? Ito tayo na ganyan. So, yung nakikita nyo naman dito, as I said, no? So, kung sa hotel yan, may mga nakikita natin ng mga room linens, mga bedsheet, yung mga comforters, mga pillowcases, mga towels, mga robe, mga F&B linens, mga tablecloth, table napkins. Ito yung mga makinang ginagamit nila. So, ito yung mga washing machine, 30 kilograms, 60 kilograms. Hindi mo, yan ang mga mid-range ng makina. Kasi hindi mo kakayanin dito sa space. Meron pa ko kami mas malalaki pa dyan.
Pero kami isang makina, simula sa pag-iwi natin dyan, isang washing machine lang, isa pa lang. So hindi, guys, malalaki na yun. Pero ito, mga V-trains, capacity. Tapos ito naman ang dryer. Pagtapos natin sa washing machine, malaking natin sa dryer. Tapos naman, yung nakikita nyo doon, ayun naman yung flatwork island, yung mga pang flat sheets. Tapos pinasap nyo, doon, baba, tatawa na. So, very special siya. So, pero sinasama namin ito sa presentation, idea lang ako, idea lang. Of course, hindi naman ako ito ang dapat natin pag-usapan ngayon. But since nandito kayo, at later on, kung meron kayong kilala dun sa Apari, o sa Caligan, o sa Davao, tapit lang, tayo na susuntay ng booking sa isang hotel. At nagkakaon, nakakailangan sila ng normal facility. At pwede yung natin, of course, ina-arrange natin lahat yan later on. At kung yung customer na yun, gusto mo makakita ng paano ba i-operate yan, so pwede mo natin dali dito para makakulong kami. Yung sinasabi na, paano yung operator na yan? Paano yung asama na yun sa training? So paano maulong? Ano yung pwede lang yan? Last night. Paano maulong? Wala ko yung exhaust namin dito, pero yan, diba? So paano may exhaust? Paano ko yung tubig? Gano'n pa kalamit natin yung kailangan natin? Lang kamaya, tataanin natin yun. Paano yung brain? Paano ko lahat yan? Hindi design yun. Kasi meron tayong mga hotel na 70 rooms, 50 rooms na. Meron tayong 100 rooms, may 200 rooms, o 300 rooms. Kasi, paano yun? So, paano natin design yun? Kung ano ang parang nila, of course, natin. So, lahat yan, we can of course, yes, support the idea. Well, may tanong ko ba? Again, hindi mo ito, eh lang, tataan na natin yung mga makina na pag-usapan natin sa araw ito. Good! So, dito po tayo na tanong yun, akit lang tayo. Akit tayo. Ikat ako sa kanan. Ito, makita sa itin. Itin. Training center yang ada siguro. Ito ho yung dinidevelop namin ngayon. Kaya meron tayong tinatawag na dosing pump. Na meron tayong surgeon na brand dosing pump. Program na ito sa makina, hindi na ho tayo magkalagay pa ng sachet. Hindi na ho tayo magbubuhos pa ng chemicals o powder. Hindi na ho natin gagamitin ito. Ang gagawin na lang ho natin is, kung meron tayong card system, itatap na lang natin doon, pinutin niya, automatic na ho kapasok ang detergent sa loob. At yung sabot ni Mano, parang anong pa-popcorn? No, popcorn. Parang upo na lang siya, tapos hintay na ito. Well, practically yes. Pero ano ang gagandaan nun? Una-una, wala pa tayo sa sachet. Ang sachet ho, we have 1 trillion. 1 trillion sachet na plastic na tinatapon kung saan-saan every year. Saan mo, hindi ho natutunaw yun. Pero kung maiwasan po natin na makadagdag, yung malaking bagay ho ang ginagawa ng pumps na ito. Pangalawa, hindi na ho tayo magsusukat pa kung gano'n marami. Automatic na siya dito. Pangalito, tayo rin, nasa supply business tayo. Nasa supply business. What if yung detergent na nakasupply na sa kanila? So meron tayong regularity ng business na nakikreate sa mga customers natin. Sila na mismo tatawag, kailangan namin rin. So malaking bagay ho yung system na to. And of course, yung sinasama na rin, ako po na lang. Hindi na tayo mag-iisip pa. Good? So, binidevelop, lalabas na po yan. Kasama rin po dyan ang solo. An area that you plan to set up. But the lang yung sa amin, do you have a designer? Harvey.
Alito, I don't know how you call it. Is it recycling or you reuse it? So that is why pag mag-laundry investor, gusto mo, we have brought in the technology. Maraming gumagawa niya, mano-mano. But we have the technology. Tipid sa tubig, tipid sa chemicals, and so on. So we also have the food advanced care handled by Roy, which is, of course, for the target pa lang ni Roy, siguro mag-5M. Just this. Ilan ano dito? 2,500. No? We will teach you how to market it. Even. So hindi lang po kami supplier ng equipment. Supplier din kami ng magagandang lalaki. Magsaserve sa inyo. Okay, premium commercial. Sorry po. Sabi ni boss kasi, let's have fun. Smile naman! Sabi niya. Kanina nga pagkikin na kita eh. Dito, dalawa. Let's have fun, Sir Jason. Ginigising lang kita, sir, kasi nag-drive ka pa. Patulog, Sir Jason. Okay, ito po yung market niya. Personal on detail. Commercial, as I've said, ito po yung mga maliliit na hotel, maliliit na spa, and so on. Other Lagoon technologies and some of the services you are able to benefit. Ang tawag po dito is Lagoon Professional. Yung shop namin, ito, what you see here. So it's a full complement shop. May personal care, commercial care, may shoe cleaning, and meron tayong delicate items for Lagoon. Connected Intelligence Management System, mamaya, we discuss. Auto-dosing pumps. Nakita niyo po yung pumps? Currently, kayo sa water station? Since you lang sa inyo siguro ito, no? Balot pa kayo magkabit-kabit ng mga tubo? Of course. Kaya yan, marami rin tayong system. Because again, water. Water and evacuation of air is important. Then we have spot cleaning and stain removal technology and steam vacuum water heating. Ma'am Ben, sabihin mo kayo, Sir Amis, Sir, hindi lang pala machine. Laundry machine sa pinakita sa amin. Nakita, ang dami lang pinakita sa amin. Ang dami lang opportunity. May DLS. Grabe. It is truly a complete package. Patungkol sa laundry, again, ladies and gentlemen, we have been in the industry 34 years. Ang alam namin, pwede siya alaman nila rin. Hindi na kayo kaya mag-research. Hindi na kayo nilalaman tumanda pa. So now, we have the latest model. Yes po. This one is the Giant C-Max 10.2 kilograms. Yes po. 10.2 kilograms ang capacity. This is the washer and this is the Giant. Okay, magkapatong po yan. Washer po lagi ang nasa ilalim. Or, pwede magkapatong na dryer. Before, sigurado po ako, may mga nakita na po kayong mga laundry shop na hindi pa ganito ang kulay. So, initially, ang kulay po ng Giant, so, kung di po nagkakamali, the model is Giant C, kulay puti pa. Puti pa po yan. Okay? So, and then, we have the sunod na po doon is Giant C+. Same na ng kulay nito. Then, Giant C Pro. So, lately, latest is 2021. So, nag-release ng bagong model, which is yung Giant C-Max na. Also, so, this is the 10.2. Ito naman po yung Titan C-Max. This is the 15 kilograms. So, if we're talking about lahat po, lang sa atin, pero there are so limited lands sa pag-time of offer ng paglagay ng bahay. Same as commercial spaces natin. We have a lot of commercial spaces, pero ilan lang ang kadalasan nagiging standard na available space? 20 square meters lang. 30 square meters. Fortunate pa tayo kung may 30 square meters tayo na malalagyan. Pero kadalasan, before na, mas maliliit pa. Well, si water station natin, it's always been applicable for us sa water station kasi around siguro mga 15 to 20 tayo, di ba? Kaya na. So sa laundry naman, since ang ginawa is i-design natin ang laundry business sa Philippines na hindi natin kailangan mag-require ng too much space. Kasi kung hindi po yan magkapatong, imagine yung 30 square meters, kailangan po natin doblehin pag sineta. Okay? So that's the design. Yan po yung design natin na ginawa ng LG for specific, actually not just here in the Philippines, pero applicable. Ang kailangan lang po natin gawin is installation ng pumps. Okay, ano po yung purpose? Actually, one purpose is parang hindi na tayo mag-sashay.
One of our agenda talaga for this one is to limit or to contribute more to the environment na hindi na tayo nagtatapon ng sachets. Lahat po ng laundry shop, pag pumunta kayo sa laundry shop, yung kanila pong trash can, ang laman po nun, lahat, almost 99-90% ay sachets. So the disposal nun, depende sa LGU, at recycle, nag-segregate, pero in reality, ano po yung nangyayari? Diretso tapon na. So now on the side, kung napansin nyo kanina, yun po ay 20 liters na detergent and fabric softener. So, yun po, kahit depende po sa ilang washers kung meron sa isang shop, na kahit isa lang nun, kaya na. Puro pang... Pag meron 8 hours operation, yan po yung binabanggit ko sa inyo na pwede natin discuss more in the future. Okay? So, ano po yung purpose nito? Na lesson, of course, yung usage ng sachets natin. Then, of course, nabanggit ko po kanina na nagkakaroon ng error. Dahil, bakit nagkakaroon nga ba ng error? Bakit nagkakaroon ng SUDS? One is, pwede po gumagamit ng powder, tama po yun. Pwede rin, sobra naman ang dami ng sabon na nilalagay. Opo, isa yun. Anong nagiging solusyon nila for that? Dumadami ang consumption nila ng fabric softener kasi gusto nilang mapababa agad yung bulak. So hindi po band-aid solution po yun ha, that's not hindi po yun yung solution talaga. Ngayon, ang ginawa natin sa dosing pump, this is designed with 80 ml only ng liquid detergent. So kung naka-program siya for 80 ml, lahat ng dispose niya, every sala is 80 ml lang. Walang labis, walang kulang. Parang yeah. Mas economical ba, sir, pag yeah, ang gamitin nila yung parang dosing o yung mga sachets? Okay. Economically wise, kung ang pag-uusapan natin ay profit, okay? This one, may investment ka lang. It will took... Upfront lang. Yes, upfront. Tama po yun, ma'am. At least siguro, give it at first and second month for the investment kasi hindi naman po siya ganun kalaki. I have computed it. Pero on the succeeding months, mas malaki pa rin po siya compared to sachets. Yes. Kung ang i-compare natin sa kanila is for 1 year, mas malaki pa rin po in total. Kung i-compare natin sila in 2 months, definitely mababa talaga ako kasi we do have investment for this one. Pero for 1 year, tapos ang dosing pump naman, hindi mo kailangan bumili ulit, nandyan lang siya. Kung ang operation mo, ang business mo nag-run for 5 years, 6 years, 7 years, nandiyan pa rin yung dosing pump. So, succeeding years, nandun eh. So, kung nung... Dagdag ko lang po mga ma'am, sir. Kaya po, maganda po ang LG. Personally, kaya gusto mo ang LG. Magkaiwalay po kasi ang PCB niya. Dalawa yan na magkaiba. Pag nasira yung washer nyo, tumatak po pa rin yung dryer. Pag nasira yung dryer, tumatak po pa rin yung computer. So yung downtime nyo, hindi ganun kalakas. So it's another selling proposition. I'm sure you've seen other brands na pag binubag dumating is magkabalag na. Na makikita nyo po, nag-iisa lang yun. Yes. Hindi po po yung... Yes. So next will be the sensor for the drying. Pero still, since this is for business, may standard tayo for 30 or 40 minutes. Okay? Yes, then of course, yung comparison with other brands. So mas malaki tayo in terms of drum volume, 3.7. Of 30, 36. Hindi po namin sinabi ng ano to. Hindi sinasabi sa ito. Maraming alam. Itatago ko na lang ito, sir, sa pangalang... Yubes. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. At least, ito yung sinasabi ni Nico. Isang control lang. Huwag pag down, down din yung dryer. So, ang ganda ng kwan. At least, nakikita niyo po. You can still compare it to other brands. At least, you have a specification for the LG. So, I'm sure marami pa yan.
Okay, so next is, yung nabanggit ko nga po kanina. So we have 1,200 RPM. Ang difference naman ng GeForce, ito yung lakas na extraction, yung pagtiga niya, 451 compared to 440. So the reason po, kung bakit kailangan mas malakas yung tiga, para pag nilagay po natin sa drive, hindi na ganun katagal. Okay? Isa po, at least, ma-i-add ko lang. We're drying different type of clothes. That's why may standard tayo for pricing purposes na 30 or 40 minutes because of hindi natin kayang i-promise na within 30 minutes or 40 minutes, tuyo pong lahat yan. Remember, mixed clothes po yan. We cannot identify na pare-parehas yung fabrics. If we're talking about commercial accounts, so halimbawa pare-parehas na pillowcases, pare-parehas na towels, pare-parehas na spa linens, from there, malalaman na natin. So, pwede natin identify, oh, 20 or 30 minutes to, pwede natin stop tuyo niya. Pero that will bring up true experience naman pag nandun na sila sa operation. Of course, yung binanggit natin kanina, we have the inverter direct drive motor which is available in LG and not on other brands. Heating element system, cleaning program, we have the hygiene course and then the top clean. So basically, nung pumasok din kasi si Onyx Max, so adaptable ang innovation ng LG. Pumasok si pandemic, there are requirements of disinfection, so mas mataas ang temperature, mas okay for, of course, for certain virus, certain bacteria, para mawala or matulog. Then, diyan pumasok itong hygiene course at tapping. We have the drain system which is with BLDC pump drain na compared to others na pump drain pa din. This will be discussed more toro mamaya for the service training. We have the UR3 usage which is desktop just an Android tablet na. So, hindi na kailangan bulky. Tablet lang, okay na tayo. If you wanted to check it, kahit halimbawa si owner, wala sa shop, nasa bahay lang, naka-tablet, pwede niya i-access. Okay? So, ano yung makikita niya? Ay, sorry. So, ito, sa transaction natin, since this laundry management system, ano yung kadalasan natin ginagawa? Gumagawa tayo ng lab. Daily yan. We have the weekly, we have the monthly. Pero for this one, i-extract lang natin yung information, lagay natin sa Excel, then yun, pwede na natin ibigay kay accountant. O sino man, nag-order sa atin. Then of course, you can manage ang mga information na pwede mo itabit. Pero, yun nga, yun yung magiging difference. Hindi na natin kailangan ng papel, even time in and time out ng tao, pwede natin siya included na dito. Printable claim stamp for proof and of service for, syempre, di ba, gusto mo mga panigurado, so may claim stamp pa rin. Okay. We have the customer transaction record. Nabanggit po kanina, yung what if si customer pala ay may other businesses like Airbnb. So, doon po sa laundry management system, pwede tayong magkuha ng information sa kanya. Name, birthday, kung kaya natin makuha yung address, email address, social media accounts, and then of course, kung kaya natin makuha yung kanyang anong professional, so anong industry siya pasok. Kasi dito tayo makakuha ng connections na nasa laundry industry tayo eh. Sa laundry industry, ang dami natin pwedeng penetrate the market. Kasi we are, of course, sa laundry kasi one of the basic necessities in the water stations, which is mainly the water. So ano nangyayari? Nakakakuha tayo ng connections kung nakakakuha tayo ng information from them. Okay? Then, recorded machine usage, pwede natin makita dun sa mismong system kung ano yung gumagana at hindi. So, kung ano yung ginagamit, ano yung available, nakikita natin siya. Machine availability status,
tapang wallet, pwede silang kung meron po kayong meron kayong SNR, so even yung katulad nung sa Mercury, yung mga card, so pwede nila ating gamitin yun. Pwede silang mag-load doon, pumunta sila sa inyo ng cashless, so gamitin nyo tong card ko, then may load na yan, then full wash and drive. Ayun, babawasan na lang kung magkano yung service mo. Okay? Customized promos and discounts of course. Then, real-time and accurate sales report, on a daily basis, pwede mo ito makita. Kung gusto mo mag-backtrack 3 years ago yung business mo, kung ano yung unang kita mo for that day. So, in terms of you wanted this business to be a franchise, you can use this. Okay? Ito yung papapakita ko for the first year ko, ito yung kinikita ko. Gusto mong makipag-partner sa akin, mag-branch out ako, you can use this information for that. So, system-operated machines, accreditation, siyempre, pag hindi walang access si kung sino man, hindi niya pwede pagganahin. Meron pag may payment at may access staff, pwede niya pagganahin. All machines activities are recorded to prevent, which is number one. We have a client, almost magkano kinikita niya on a weekly basis. Nung lumabas to, 50% pala nun ang hindi niya nakukuha. Kaya yung manager namin sa LLS, hindi siya gusto ng mga staff. Kasi he's actually a manager of one of the chains, big chains in the Philippines. Nang before they set this up, syempre in comparison of this lab book, pwede naman hindi isulat this yes, lab book. We're not saying na lahat sila gano'n. No? Receiving, but this is just to protect the investor. Ang ini-entrega sa kanya, siguro mga 3-5 a day. Nung naglagay po sila ng CIMS, kami regularly 7,000. Na, yung mama ng bantay. Opo, imagine halos parehas pa rin ng owner at yung staff na kinikita. Yes. Pero wala investment si staff. Di ba? So, ito yung mga na-prevent natin from happening if we have the system like this. All transactions, records are synced to the cloud for real-time monitoring by owner. Ibig sabihin, wala po tayong problema in terms of capacity. Kung may mga information tayo na ilalagay, walang problema kasi na-add-in na siya ng cloud. Sa cloud na siya ng cloud. Yes, ma'am. Pwede po. Ito yung pinaka after sales support namin sa inyo din kasi dito natin i-apply yung parang response time natin sa mga kliyente natin na under warranty pa. Ang ating mga machine, ito, lalo na pag tayo yung nag-set up, tayo dapat mag-install. Meron tayong 2 years warranty sa parts. So, 2 years, yung kliyente natin, parang walang kampante na hindi sila gagastos ng malaki. Kasi itong commercial washer, commercial equipment, hindi pang household yung presyo ng parts nito. Sample, yung PCB, mag-direct siya ng PCB board, magre-range siya ng 7,000 to 20,000. Yung drain motor, magre-range siya ng mga nasa 4,000 to 5,000. Ganon. Commercial grade din kasi. So, kailangan. Parang ganon din yung pag-prevent natin. Tsaka, itong warranty claims, kaya siya commercial grade, meaning, mas madaming load. Sabi nga ni, sa discussion nga ni Sir Marlon kanina, 20,000 cycles. So, compare mo yung sa household na ilang cycles lang. So, talagang mabubugbog yung natin, machine. Kaya kailangan nakaalalay tayo sa warranty claims. Para 2 years, kapati yung client natin, alaga natin sila sa after sales support nila. Then, pagka parts ordering, mabibigay ka agad namin yung requested parts nyo na under warranty. Satisfy si customer sa services natin, uulit sila ng pag-purchase natin. So, ayun. Then, ito. Connected na siya sa lahat ng after sales ko. Then, ito yung ito yung sample pictures ng namin. On action kami. So, ayun. Then, ito si Sir Weng. Nagte-training ng operational training din sa isang establishment. Then, ito yung ating frontliners. Yan, sila. Ito yung mga technician natin na nagagawa ng preventive maintenance. Papakita natin mamaya kung paano yung proper way, although medyo masikip,
mapakita din namin kung paano yung pagbaklas ng mga machines. Tapos makikita nyo din mga internal parts mamaya. So, ito yung pag-preventive maintenance sa dryer, dito naman yung sa washer. Tapos ito yung pag-check ng mga voltage, kita nyo meron siyang ano, digital multimeter. Ito naman yung nag-assemble yung CIMS natin, yung car system na tinakay ni Sir Marlon kanina, which is ito yun. Yung laundry management system. So, ano kami, in-house, meron kami in-house software engineer na din talaga yung gumagawa ng ano, ng hardware and software CIMS nga. Yung mamomonitor yung kita ng shop kahit nasa malayo si owner. Then, ito, sa mga technical person dito, ito yung mga requirements ng machine. Although, sales tool din siya, yung ibang part na discuss naman na nila sa Ramarda nila na survey. Then, meron din naman to sa mga brochure. I-discuss ko lang briefly. So, ito yung ating main, ano. So, merong dalawang type ng set yung, ano, ang ating LG. Which is, una yung Giant C-Max and yung Titan. Itong Giant C-Max, ito yung, ano, 8 kilogram operational capacity. So, ang pinaka-main ano lang natin dyan, ang pinaka-main requirements na titingnan din natin. Una, itong dimension niya. So, ito, layman, a rule of thumb nito para sa magsa-site visit, magsusukat. Ito kasi, nakalagay dito, ano, 686 by, ito yung height, 983, tapos 0.76. So, para ano lang siya. Nasa 70 by 70 lang halos. Ito yung 7.6. Ito yung 7. Ito yung 6.9. Tapos ito yung height. So, para madali, sa mga magsa-site visit, para madaling malaman nyo kung ilang machine yung pwede magamit, i-times nyo na lang sa 0.7 or 70 centimeters. Divide nyo lang yung floor area ng lugar na sa site visit. Then, yung sa mga utilities naman like ano, storage tank and ano po? Sa dimension naman ng storage tank, ladder tank, gas tank. Mamaya ipapakita ni Sir Nard yung floor plan nun. Basta ito, 0.7 yung ano, pwede natin siya i-consider na 0.7 by 0.7. Kasi ito lang naman, kuwati lang naman yung diferensya ng ano yung ito, yung 0.76. Tsaka sa likod lang naman. Then, other than the dimension, yung ano, electrical ratings. So, hindi ko man, ano, kasi kanina nakita ko yung comparison ng yung sa puting machine, nasa ano siya, 120 volts by 15 amperes. Ito, 230 volts by 2.2 amperes. Then inverter type pa siya. So, actually, meron, itong data na to sa Nordy Shop ng tita ko. May 10 cents siya. Yung ano niya, yung electrical consumption na naglalaro lang sa 4 to 5 thousand per month. So, ganun yung natitipid na kuryente ng engine natin. Kasi mababa lang yung ampera niya, 2.2 amperes lang. Mas malalaki pa yung sa mga aircon. Kasi sample yung circuit breaker ng aircon, kailangan nasa 30. Tama ba sir? 30 usually, di ba? Mga 1.1 horsepower to 1.5 horsepower. Tsaka, then ito yung ano natin, yung circuit breaker, circuit protection ng ano ng minimum circuit breaker ng ano ng ating C-Max is nasa 15 amperes. Then, yung, itong water level, water, mga installation works later kay Sir Ronald. Then, ayun ulit, electrical ratings. Ito kasi, meron tayong 120 volts na ano, na Korea, ano, Korea, may, ano siya, parang, sinupply sa Pilipinas, ito, yung 220 to 240. Ito sa ibang bansa kasi ito, yung 120 sa itong, ano,
6 years ba tayo? 220 volts, 6 years, saka 3 amperes. Kung titignan nyo, pag pinagsama nyo, eto pala, sorry, babalikan ulit natin. 2.2 amperes siya pag regular wash. Itong heating, take note of that. Didiscuss ko later. Bakit tumaas siya ng 9.2 amperes? Kasi meron tayong built-in hot wash. Then, so, dito kasi, actually, dito sa NG, yung pinaka-complicated na part lang is yung sa washer. Then yung sa dryer, wala siya halos program kasi. Ako pala si Bobby, isang senior technician ng ELS. Kaya kung ano man yung mga itong question po ninyo sa mga regarding sa mga technical, pwede po kaming tawagan. Ano po? Yan, yeah, problem yung technical. Ano may lang doubt? Tama ko lang yan. Wait lang. So we did this, tapos na tayo sa machine requirements. Initial machine requirements. Overview lang muna yung discuss ko. Then, next topic natin is yung maintenance ng machine. Kasi ito yung pinaka-importante po. To prolong the lifespan of our machine. So, sisimulan ni Kuya about sa washer, papuntang dryer. Yung daily maintenance ng machine natin. So, yan. Thank you, Mr. Reggie. Yung pong ating washing machine, meron po sa tinatawag na everyday na maintenance po. Ibig sabihin, kapag yung washing machine na gamit natin sa isang araw or mga naka 10 loads na, dapat po mini-maintenance yan kapag magsarado ang shop. Okay? Ano po ba yung ating first step na maintenance? Ito po yung kanyang first step na maintenance po niya, yung detergent compartment. Kung mapapansin po ninyo, meron po sa tatlong layer. Meron detergent, meron bleach, tsaka meron softener. Mas sobrang laki naman. Ang madalas po nangyari ito, meron mga naglalagay, may mga naglo-load ng mga sabon na hindi lahat na isusun dito. Misal, kaya sumasablay. Kaya dapat ito sa mini-maintenance bago nag-focus ang shop. Ang pag-list lang po nito, itatapat lang po natin doon sa running water. Kung meron kayo ito, mas maganda na nililigisan siya. Okay? Napakadil lang po niyang hilahin at napapol na hina pala. Hilahin lang po natin sa kakapikasin yung pipi. Ito ba yan sa atin? Tapos, dadyan natin sa running water or sa gripo. Pwede niyo po subukan, sir. Para po makita niyo lang po. Okay po. May lakulay pa lang. Yes po, sir. Yung po maintenance po natin ito, ito po yung ginagawa sa mga shop. Ano po? Iba po yung maintenance ng mga technician para doon sa machine. Ito lang yung ginagawa ng mga nag-operator. Ang second maintenance naman po niya, yung pong door gasket. Ito po. Ang ginagawa lang po nito sa mga shop, pinupunasan lang po nila itong gilid nito kasi dito po nag-sumiksik yung mga ang candy, mga buho, mga bitones, mga natanggal. Dito po yung nag-sumiksik. Diyan lang po siya. Ang ano ginagawa lang po diyan, pindot po nasa lang po yan. Para matanggal lang po yung mga naiwan ng mga dumi. Dapat po alam din ng mga operator ninyo yung pag-maintenance. Dahil lang po nakasalalay po yung buhay ng machine. Okay, thank you. Ang pangatlo naman yung maintenance, ito pong tinatawag na drain.
Tanggalin lang po natin yung cover. Hindi po natin yung wasasawari lang po natin siya. I-open yung cup. Mas maganda po yung palawag po natin eh, medyo mas mababa sa kanya. Para nakukuha na lahat ng tubig ay de-drain. May tubig siya pala. Pero may idea po naman ito. Kung meron po pa sa hardware, may nabibili namang garden hose po. Na kahit mga ilang meters lang po, pwede niyo po siyang isasalpak para drinks patapon dun sa lito. Pwede kong sadyan po sa lito. Kung may malulusod dyan, pwede niyo po siyang matapag. Para hindi lang po hangin na yung nagsasawad sa salpak para patapon. So yung iba ginagawa, yung hose na lang po lang mahaba yung garden hose po. Para diretso pa out na lang. Yes, ma'am. Kasi madalas po itong nagagamit pagka po, pasara na po yung shampoo. Filter na po. Nililinis lang po ito kahit po sa running water. Dito po naiiwan yung mga balat ng candy, mga bitones, mga partible, pagmisan mga points, dito po siya naiiwan. Ano po ba yung sabihin na? Kasi po yung tubig na tinatapo niya, eh sinasala. Para yung sa likod, hindi magbara. Okay? Pero pag ito naman po yung nabara, dahil hindi nalilinisan, yun naman tubig sa loob, hindi niya may tatapon. Yes. Ibig sabihin, mag-i-error po siya. Pag tapos natin sa malinisan, okay, balik lang po natin siya ng maayos. Yan, nalilinis natin na. Ang supplier. Ilang taon na yun? 1 year na. Alam mo, nabinis. Malapit ang masira. Di wala na yung binis yun. Pero lang po, napakasimple lang po. Tama. Sa isang laundry shop, umisa meron tatlong set ng mga washer, taka dryer. Pero madalas din, ano yan, 5 set po yan. Kaya sa isang maglilinis po niya, medyo hassle din naman. Pero sa una lang. Ano sa dryer? Dryer na tayo, dryer. Yung sa mga dryer sa mga dryer, kasi hindi ka. Ano ikaw? Okay. Yung naman po pangatong maintenance, po yung pinatawag na tub cleaning. Yung pong machine, lilinisin niya yung kanyang sarili. Katawad siyang gamitin ng buong araw, dapat naman niyang malinisan. Oh, yes. After the whole day po na magamit sa isang machine, bago mag-closing. Okay. Meron po siyang ginagawang program sa pag-cleaning. Ano po? Para makita nyo rin po, lalo na sa mga technician, pakisundan nyo lang po ano po. Yung tong hat at saka pole sabay. Paglabas po ng display ng zero, pindutin po yung warning 3 times, tapos start. Pupunta muna tayo sa LQC1 or L9C1. Ano po ba ito? Ma'am sir, siya po yung access sa lahat ng program ng machine. Once na mabuksan po natin ito, prone na tayo sa iba't ibang klase ng program. Pero madalas po nila ituturo namin, yun lang ang gagawin ng mga operator. Okay, hanapin po natin yung tub cleaning. Ano po? Ang tub cleaning po, unang muna siya sa warm. TCL, tub cleaning. Okay? Once na lumagpas po tayo, umiikot lang po siya. Bumabaling po siya. Yes. Pero ano sa iba naman, ang ginagawa nila, ito yung up, ito yung down. Up, down. Okay, pag nasubit, ano na po tayo, TCL, i-start na lang po natin yan. Nag-i-error. Okay, i-start na lang po natin. Magka-tab cleaning po sa 1 hour and 45 minutes. Matagal po.
Pero nasa manual po din siya. Kung gusto niyo po siyang makita, nasa manual din po siya ng machine yung pagkatap cleaning. Ano po? And then, pagkatapos po niya mag-tab cleaning, pwede na natin siya, habang nag-tab cleaning siya, pwede natin gawin yung mga ibang bagay. Habang hindi natin siya matapos. Okay, ma'am, sir. And then, dito din po sa display, dito nyo lahat makikita lahat ng klase ng error. Ano mang error yung makita ninyo, dapat itawag muna or i-text po sa mga technician. Kasi may mga error po tayo na mas resolve lang by phone. Ano po ba isang klase ng error? Nag-error po siya. Nag-DE1 po siya. Ano po? At siguro alam na ng iba kung ano yung sabihin ng DE1. Later po dito. Okay na. Sige, sir. Door lock po siya. Hindi na ilapat. Tapos i-start na lang muli. Mag-ano ko na ngayon, sir? Sa maintenance. Okay. Okay, sa dryer na tayo po. Maintenance po ng dryer na ano, ginagawa lang sa mga shop. Ng mga nag-operator. Ang maintenance po niya, ito lang po. Lint filter or lint collector. Ito po yung kanyang pinaka maintenance. Every load po ang paglilisong nito ng mga nagbabantay na shop o yung nag-operator. Para yung susunod na gagamit, malinis na po siya. Diyan ba pumapasok yung mga ni Molmol? Yes, sir. Yes, sir. Every night siya. Every cycle po. Isa lang po, pala po. Kasi, nililoading ako minsan, sasabi ko, yung bulbul pa. Every cycle po. Opo. Kapakiting. Okay. Kasi po, kaya po dapat po linisan every load, kada sarang linis. Para susunod na malinis ang gagamit. Kasi po, mga air. Yes po, kasi pag ito yung nabarahan ng mga lid, ang mahirapan sa magtapon ng hot air. Kasi nga nababaraan na siya. Lalo pag napot na ng mga pipe load, hindi pa nililisan, nakakalimutan. Nagkakaroon siya ng problema ng dryer. Nag-iingatin ano natin pagkalimutan. Hindi, huwag po din natin siya ipupukpok pag maglilinis. Kasi, pag mabalik. Ang motor ba, sir? Hindi po. Pwede na siya. Yung tub cleaning, for example, may lima siya, unit pwede sabay-sabay yun. Yes, yeah, pwede po yung bakante lang, pwede i-tub cleaning. Pero may mga nakasalang paliwan, hanggang sa matapos. Yes, kung ano, medyo gusto na mag-tub cleaning dahil mag-focus na yung siya, pwede na i-tub cleaning. Bakante lahat yung lima, sir, sabay-sabay. Pwede po sabay-sabay po yun. Yun lang po yung maintenance ng dahil. And then, kailangan po natin siyang punasan ng malinis sa basahan. Yes, pati yung washer. Kung pwede tayo maglagay mo ng mga number, 1, 2, 3, para meron kayong marker o pagandaan sa mga machine. May yung question pa, sir? Yung one, sir, yung tubing mo. Ilang liter yung tubing mo? Same lang din po nung ano yan. 50. So, 1 hour, ano siya? 1 hour and 45 minutes. Ilang, ano yun, 50? Yes, sir? Ah, hindi. Kasi sa isang, ano, sa isang cycle lang yan. Wala naman na siyang ibang program. Parang yung tub cleaning kasi, kinukus-kus niya yung tub. Yung sa loob. Yung duration ng mga 2 days. 2 days talaga yung talagang bibigyan doon ng certification yung attend ng training. Magiging ano na siya, certified technician, mag-sub-dealer ni ELS. Ito, i-ano ko lang ito, i-emphasize ko lang itong shipping bolts. Kasi, kunwari, tayo na, yung iba dito nakapag-install na ng laundry machine sa mga establishment na sinupply nyo rin ng mga water station. Yung mga machine nyo may shipping bolts. Lalo na yung washer. Meron kasi, may sample kaming client, Nairobi, Skaya, malayo. Then, schedule namin yung pagpunta. Then, ang nangyari nun, medyo nagkaroon ng problema sa pagpunta namin kasi yung protocol.
ginawa eh parang engineer yung ano yung client, pinagana niya yung ano yung machine nang hindi na tatanggal yung shaking bolts. Tawag sa amin, ang lakas ng uga, ang lakas ng bibig. Tapos yun, kailangan, kasi ito may apat na shaking bolts yan. Ang shaping bolts, ang purpose ng shaping bolt is para ma-protectan yung drum pag i-deliver. Yung dryer, makikita natin yung ano yung composition ng internal parts nito. Yung washer, hindi natin, pwede natin masilip mamaya kung paano niya, kung paano yung ano yung itsura niya sa loob. Then yung LQC1, yung pinakita ni Sir Ngayon Kuya Magkanina, kasi pag ito dinideliver sa inyo, naka LQC1 muna. Meaning, naka-service mode siya. May password, which is yung password niya is ano lang, 3. Yun, ituturo namin sa technician. Yung Giant C-Max, dati kasi yung default washing time is 38 minutes. Ngayon naging 36 minutes na lang dahil mas madali na mag-drain yung ano, yung drain motor na in-install ngayon. Madali lang mapapangita ko. Then, yung ayun nga, double link din yung design niya. Papakita ko yung ano, quad drain motor para hindi mapasukan ng ano, foreign objects. Kasi yung drain motor yung naghihigop sa pagka huling banlaw, yung mga wash. Kasi kada una, wash, tapos i-drain niya ulit. Tapos, magpapanlaw, drain ulit. Babanlaw, drain ulit. So, lahat yung tubig na pasok dyan, so, may chances na yung hindi na filter nung drain filter, sisiksik dyan. Ngayon, ito kasi, yan, parang single lift. Itong shaft, ito yung dito nakadikit yung ano eh, yung shaft dito nakadikit yung ano, parang yung hélice niya. Propeller. Tapos ito, yung flow rate ng dating engine, 15 liters per minute. Ngayon, 22 liters per minute. Next is yung ano, Kasi dinirecho po yan sa black post papunta sa drum. Ngayon po kasi, kung dito natin siya pupugat sa bandang taas, may tendency na tatlat siya doon sa ibabaw. Yun po yung magiging post na bakit nakapunta sa drum. Actually, yung parang pinakakalaban namin dito is yung sometimes yung mga flyby technician lang. Kumbaga, nakakita lang kung paano mag-dilis. Kala gano'n na. Tapos pagka gano'n, edi na, nakatipid sila sa preventive maintenance. Kasi usually, yung preventive maintenance, free sa mga client natin. Then, after nung sa warranty, you can charge them 1.5% yung preventive maintenance. So, yung iba, mga natuto lang na mga sapon, hindi ko naman sa mga electrician na nakakita na gano'n, tapos may nakita na yun eh. Ako na lang maglilinis dyan. Bayaran mo na lang ang gantong ano. Eh, hindi alam yung tamang practice. Yun, hindi nila alam. Nakaka-apekto sila ng iba't ibang parts na integral sa ating mga machine. Sir, when you say ECB, it's not the mother. Yung sa actual sir, yung actual na PC, is it transistor drive or MOSFET? Ano yan? Yung sa PC, transistor sir, hindi siya MOSFET. Ay, hindi ko nasama sa ano yung schematic diagram niya. Hindi sir, bali, ano naman yun eh,
schematic is ano yun? Oh, yung initial yun. Yung drive niya lang. Yung po bang facing din natin naka-enclose siya? Yes, naka-enclose. Kasi nangyari sa akin yung ano, nahihiyanagdaga yung motherboard. Nakalap po sa silikon. Kung ano yung purpose nung hot superwash? Normally po kasi yung ginagamit lang natin na wash cycle sa laundry shop is palaging warm lang. Itong program lang na to. Para ang gagawin na nila, warm start. Pero dahil po dito sa mga bagong features nung Giant C-Max, pwede po tayong maglagay ng custom program. Lagyan po natin gumagalit. Ito mo, punta po tayo sa custom. Tapos, doon na maglalagay tayo ng number one. Saan lang naman? By the way, mga monster, madali lang po yan ah. Meron na ako siya eh. May isa-isa-isang meaning yung kada program. Ganun ka, yung custom program po na pwede natin ilagay sa machine isang gang, number 20, pero this time ang nilagay ko po is this na lang. For the sake of discussion. So ito na po yung custom program natin, add superwash. Ito lang po siya ko ilang minutes. 51 minutes. Ito po, usually ginagamit sa mga kulay puting damit o sa mga damit na sobrang madudumi. Ito po is option lang naman po ng customer kung gusto niya na maging mas maganda option yung kinababa. Option lang siya. Kung iba kinababa sa madaming pindol, i-request niya lang sa technician natin ng pag-TNC para mayroong special ano. Special charge naman yan kung sakaling ano, kung sakaling i-offer. Pero kung kunwari, si client yung may-ari mismo, gusto niya mas ano na madami. Yun, pwede natin ilagay si assistant. Ito yung mga code na ano na dun sa mga program. Yan. Bibigyan mo lang din kayo ng copy nito, itong code na. Pero sir, Abby, bibigyan ko kayo ng copy. Codes na codes eh. Yes, sir. Yung lumalabas sa listo. Although sa, actually sa una medyo mahirap siyang ano eh. Mahirap siyang malulula tayo eh. Pero pag tayo mismo yung nagpipindot, madali lang pala. Tingnan nyo si Miko kanina. Pindot lang ng pindot. Actually sir, ito namin technician, no blue light. Okay na. Kahit nakapikit na. Yeah. So, parehas lang din yun. Ito yung mga meaning. Then, service tools. Papasadaan ko na lang din. Ito, jeep kit. Makikita nyo mamaya pa magbaklas ng ano ng gasket. Ito. Itong tatlong ano na to, na tools na to, special is, ano, na napabayaan lang or ano, miss ano lang, may... Ayan, Miko. Wala. Parang may mga nakaligtaang bagay lang. Error. UE, unbalanced error yan, unbalanced. Pag hindi kaya na-spin ng machine kasi unbalanced siya kapag yung overload, kasama na rin dyan. Tapos yung drain OE, usual, ito yung mga top error yan, yung drain motor. Kasi nga, hindi na linilis yung drain filter, kinapabayaan. Overflow error, empty error, may mga leak yung ano, yung mga connection ng mga hose sa loob, pressure sensor error, sensor assembly, tapos, ito yung pinaka-usual, DE1 and DE2. Yung DE1 kasi, mag-error yan pag na-start mo, nang hindi nakasarado yung machine, yung door. Kasi hindi yan mag-i-stop, pag nag-start ka ng, nag-start ng brush na ano, na nakabukas yung machine, mag-overflow kasi nakaano tayo eh. Prospect mo. Ay, sorry. Ilang, sorry. Ayan.
Kaya nakabukas. Tapos yung style. Yan, hindi. Sasarado lang. Yan mo. Ito namang lock motor error sa ano na yan, sa direct drive. Rotor stator. Then yung EE sa mga car system and restore. Ito mga guys, ano na to? Situation error na lang to. Modify error. Ito, matagal. Wala pa kami na-encounter na ganitong error. Eh, pag napabayaan niyo siya, magkakala ng mga dendrobees. Mahirap na mag-drain. Ito pa. Bakit may bakit kailangan ng drain filter? Eh, kung pwede naman natin hindi wala yan. Ayun sa yung ano, bakit po ba ito? Ayun sa sana po sir, yung kung tuloy na nagagalit sa loob, sinasala po ng drain filter po na nasa loob. Para po yung mga napapasama ng mga coins, yung mga alahas niya, yung mga adal ng mga pitons, nasasala po niya. Para hindi naman siya maiwan doon sa tab, doon sa loob. Ang magkakasutan naman siya dito sa ginis. Sir, bali kasi, hinihigop siya ng drain motor. So, pag wala tayong filter, direkta mong aapekta yung drain motor natin. Yes, kaya yung ano, din mo kasi bisa doon na babasok yung pan-LCO niya, pan-provider. Mataas kasi ang drain. Kaya kasi meron siya ano, drain filter, kaya na yung sinasabi yung nakakatubig sa loob. Sa big pits? Di ba ngayon sa naiwang tubig? Hindi ba siya possible mag-overflow? Yung amoy, ano, hindi ba siya mag-backflow doon? Pagkos siya ng baho ng tubig? Hindi po siya ba natin? Hindi po. Kasi po, mayroon po siya din mo. Pag nagtapo na po siya, wala na po siya backflow na natapo na magagaling sa hose. Ay, hindi na po siya bumabalik. Bali yung tingatan nyo na ano, sir. Nandun nga, parang nasasala yung isip mo, ano. Sludges or residue sa from previous washes diba? Then yung ano yung mga coating tubig na natitira kasi yung ating ano ating drum filter na kita niyo naman kahit konti lang yung kailangan i-drain kasi yun yung ano yung magkukos din ng ano ng mga lumot ganyan. Pero during top feed malilinis naman yun parang malilesen lang yung lilinisan yung coating natin then lastly yung pinaka worst comes to worst, papalitan yung bearing niya. Nag-o-occur siya usually ano, after 2 to 3 years na. Talagang during 2 years wala kayong maintindihin niyan. Basta properly maintenance yung machine natin. Yung sa mga parts, under warranty, lalo na pag under ELS. Under ELS installation. Then ito, yung detergents of inner dish that's not clogging. Marami lang din yung mga hose ng kada program sa high 68 plus or minus 4 degrees. So, abot ng 72 degrees to ano, to 64. Then itong 60 degrees ay yung medium, ay yung temperature niya. Tapos yung low, yung maximum temperature yung 64. Ayun yung pinakaiba nitong mga temperature nito. At yung program. Ayun na po. Sa pipitan niya. Every press po yan. Yung ano, yung default time natin, kada press pwede natin ano, i-program na ano, by 10, by 5. Ito ka, ang pwede. Tapos, hanggang ilang pinot yung apat? Hindi, hanggang muna yan. Hanggang mag-sero? Hanggang 40, apat. Hanggang 1 hour and 40 minutes na dry. Then lastly, ipapakita ko yung example ng exploded view kasi sobrang dami ito eh. Nag-ano lang ako ng sa washer. Dito na tayo sa, papalapit na tayo patapos sa parts familiarization tsaka so, kunwari, merong ano, may chances na nanuhit. Ito lang yung nire-reset niya. Meaning, ano, kasi yung thermostat reset, siya yung nag-thermostat, siya yung nag-regulate ng, ano, ng init na hindi
hindi tataas, hindi sa sobrang baba. So, again, yung ating cool air, dito sa may louver sa likod, pumapasok. Then, papainitin ang burner. Nandito yung burner. Ayun. Tapos ito yung gas valve. Itong gas valve, ito nakakonect sa gas line natin. Yung sa after ng regulator. Igniter. Yan yung maliit. Tulong ma, medyo. Okay. Isa din yung igniter sa madaling ano, masira pag ano. Kasi kaya pag binili niya, nakapong. Yung igniter. Nung pinapainit dito. Yun. Tapos pagkapainit dito, itubog dito. Dito nalabas yung hot air. Tapos itong hot air, nasa yung lint filter. Yung gap kasi yung machine. Yung gap kasi. From hot air, papasok dito yung ano, yung hot air na nagpapainit sa ano, sa drum, through sa damit din para matanggal yung moisture content niya. Tapos, yung hihigupin ng blower, pagdating sa blower, medyo cooling ano na siya, cooling, wala na siyang nag-decline na yung ano niya, parang sa temperature drop, may drop na siya sa temperature, meaning parang room temperature na lubugan, although medyo mainit pa rin. Yung cycle nga ng ano, yung dryer, merong ano, yung sa burn, sa burner, through yung drying, through cooling. May cooling pa yun sa dulo. Yun yung tinatambol niya na lang yung dryer, yung damit para hindi maglubog. Ang cool down niya. Oh, cool so, para hindi may kunin. Yeah. Anong specific ka sa kung i-input sa kanila? LPG siya. Wala na. Pwede siya mag-input ng iba, pero merong ano, converter. Converter kit. Hindi ko siya sinama sa nozzle. Yes, yung nozzle. Yung may mga natural gas. Yung mga nozzle. Pero, hindi naman siya ganun ka ano eh. Yung pina-accessible na gas natin is LPG. Kasi may gumagamit yung natural gas. Pwede siya natural gas. Kaya nila yung nozzle, diba? Pero magpapalit siya. Ito yung roller. Roller talaga yan, parang pinaka-fast moving. Siguro, after 2 years or below 2 years kung talagang hindi napapabayaan. Minsan kasi yung ginagawa, kaya naka-apektuhan din yung roller, kaya nagkakaroon ng unwanted noise. Kasi, minsan mayroong nagpapalaban yung sa labada, yung galing sa household na machine. Tapos ipapatuloy sa dryer, yung basa-basa pa, papasa lang. Which is, hindi recommended. Kailangan, bago isalang dito. So, yung sa lubog naman din ng hangin sa kanya, so hangin, inward ba or, hindi pa sa lubog ba or, quick flow lang siya sa internal?
Ayun lang naman din. Ito, walang ano, walang 2 years warranty. Pero 2 years warranty lahat ng parts dito na nakikita nyo. Hindi ito kasama kasi ano siya. Ayun, parang cosmetic siya na sa... pero ito, mga gas bar, thermostat, ring sensor, pulley, belt, transformer, saka yung itong motor. DC drum motor, saka blower, kasama sa warranty natin yung lahat. Sa drum most probably. Pero hindi ko pa. Hindi namin ano. Pero most probably. Kasi wala po dito pinakalawang. Kalabay niya ano siya. Puro, pinag-preventive maintenance siya dahil sobrang kapal ng ito po. Pero yung production wala. Parang, siya mo sa tapos, ito yung drum. Na pinapaikot ng ano, bed through motor. Pero matagal yan. Late lang, oh. Matagal yan. Tapos mainit pa. Then, 2 years pa taas talaga. Bili namin ng to. Ipalit yung mga pang-cut-cut. Dami sa amin na nipando. Ang paliklik. Ang kasa dito. Mayroon sa amin. Roller. Then, ito, ano naman, nandito na tayo sa may washer. Sa washer, hindi natin pwede ba kasi hindi nyo ano kasi naka-direct drive. So, ang yung preventive maintenance itong dryer, ganun, kaso babangati natin, tatanggalin natin lahat ng dumi, kasi sobrang dumi nito after. 1 year? Hindi naman. Mga 4 months. 4 months? 4 months. 4 months, 4 to 6 months interval natin. Pero yung iba kasi, tapos yung ibang mga dealer na basta makabenta lang, hindi nila, kala nila mura, yung pala hindi kasama sa plus yung preventive maintenance. Eh di, hindi na nila nakikita na ganun pala dapat lilinisin. Pagka-baklas, ang akal na lang ano. Halika po. Kung mapapansin nyo, kada lang pa, isang hit, ang kapal na ng ano. Oh, madami na. Madami na, di ba? Iiwan eh. Paano pa kung 1 year na ano, hindi na linis nyo? Ang itugang buhay na sa loob. Malamang sa malamang. Then, sa dito sa washer, madami, ito una nyo. Natin. Pag ginamit nyo kasi yun, ano, maiitikitin, tapos magkukosyo ng friction, kaya siya nagkakablatas. Pag nag-spin pa naman to, iba yung force nito. 1,200 RPM ba naman? Tapos pag ano, pag tag-cleaning, 1,700. Oo, imagine. Ibig sabihin, no need na talaga yung ano, yung iba kasi, yung ibang mga drive-by technician, yung pagkabit ng bearing is ano, is machine yung nagkabit, tapos babaklasin lang ng tao. Manual. Then lastly, itong green motor, ito yung setup ng green motor. Tapos, yung lalabas sa green motor. Tapos, ito yung balancer. Tapos, cover top, inner drop, tapos outer drop. Tapos, mga harness. Yung pag-preventive net, hindi ito pressure washer lang itong yung loob. Hindi lang. Malinis na yan.
Ah.